You give the order of tikas pahinga, sir. Bakbakan sila hanggang ngayon. And of course, the fight in the tip of the island, medyo magulo hanggang ngayon. At we continue to suffer losses, lives of course, mas importante, and the wounded. Though, gusto kong pumunta na naman, but you know, I am leaving for Cambodia sa bukas. I've been trying to sort out really why I have to visit these countries. You know, ayaw ko kung ako lang. Napipilitan lang ako because ang foreign policy natin is to get to know yung ASEAN countries. It would maybe someday work to for our benefit because we have a cohesiveness. At magkaisa tayo dito. The world is really a troubled one. Nagkakampo-kampo kasi na. It started with the EU. Mga Europeans, gusto nila magkampo, tapos limitado ka tayo dito, ganun. They impose so many restrictions, making it impossible really for us to do business. That's quite good. So, ang ginawa natin is tayo rin na ASEAN was born. Medyo kailangan ko raw na makakilala sila and maybe to return the visits that was made many years ago. I have to go there to just to renew ang to Singapore tapos pa uwi na ako. Meron akong mga kausap, I don't know if I would tell you this, but yung China is pressing me na nandyan na yung armas, tatanggapin ko na apurado sila. Eh, marami pa akong gagawin. Sabi ko na lang kay Defense Secretary. Sabi ko, puntahan mo sila doon at kunin mo na. I suppose that we can send some general to receive. Magkakahiyaan na eh. Nandyan na yung armas, gusto nila ibigay. So it's really very easy for us. It may na pareho ang ano, hindi na tayo kailangan maghingi pa sa iba because they're willing to give it, hindi naman free, but it's a grant actually. If it's a grant payable in 25 years, that is really practically giving. Basta grant, tapos ang terms of payment, another 25 years extension, balibigay na yan. So it's obvious na gustong China magbigay sa atin. Another thing, sabi ko, alam ko na sakit sa loob. Yung iba, itong away natin sa NPA, pati yung ceasefire ngayon. Alam mo, presidente ako ninyo, buong bayan. You know, we have to somehow end this war. This has been going on for 45 years. Do you mean to say another 45 years tayo? So I have to end somehow this generation. Baka, yung iba na matagal ng serbisyo, alam ko masakit sa inyo yan. But you have to understand me and the rest of the Filipino people. Mas lalo ng kalaban natin, Filipino rin, medyo kailangan hintuin talaga natin ito. This has been dragging on for 45 years. Sana magkaroon kayo ng pagtingin sa akin. I'm not a communist. I am just a Filipino, period. I'm just doing it for the sake of my country. Yung sa Mindanao, talagang tingin ko, lalo na yung Basilan, Pasisolo. It's either really we have to fight it out for another long time, I really do not know. But one thing is sure, terrorism is coming in our way, whether we like it or not. Lalo na yung sa Mindanao, they pretend or they are already maybe ISIS connected na. And remember that matatapos yan sila dyan sa Middle East. If they are driven out of a land base dyan, wala na silang mapuntahan, magpunta dito sila sa atin.
Ideally, it should be Indonesia, Malaysia, and Mindanao. Kasi maraming ating mga kapatid na Moro, Muslim. Yung, kasi hindi naman lahat sympathetic sa gobyerno. The danger is they might. So that's one thing. Let us just concentrate on one front. Mabutit na nga ta, nahinto na yung... Pero may mga... Anong kami ha? May mga... Hindi naman alitan, but I do not like to... Kasi recently, I wanted them to start the talks. But gusto nila 130 na naman ang i-release ko. Sabi ko, no. I cannot. As a matter of fact, I conceded too much too soon. Sabi ko, hanggang dyan lang ako. Ngayon, bahala na ako. If you terminate it, then terminate it. But I cannot be forever. Andiyan, pinalabas ko na yung mga leader niyo, lahat na. Nandoon na nga sa Norway. What more do you ask of us? Hindi ko, maubusan ako ng barahan yan. Release ako ng release. So, pero dito, it's holding. Mindanao, medyo hirap. I hope we'll have a peaceful Christmas. Sa Hulo, Basilan, well, I don't know, but I cannot even project a timeline there where we can have peace. We'll have to continue fighting and might call on you again. And let me tell you now that with gratitude ang Filipino people. I know. I'm on the ground. Happy ang Pilipino sa inyo. And I'm more than satisfied by your performance. Sabi ko nga, wala kayong ibang makita na patron except for a few president na hindi naman spoiled, but you get the first every round. Pag may pera talaga, sabi ko, anything that you ask, lahat na sabi ko, okay lang ako ng okay. It's because I want you to be in tip-top condition, high moral, at back up kayo ng commander-in-chief ninyo, whatever. Basta sa trabaho, akin yan. Basta ang military police may ginawa in performance of duty sa trabaho ninyo, eventually, akin yan. It's me that will have to assume all responsibility. That is how I guarantee you. Basta magtrabaho lang kayo. Tapos sundin lang ninyo. Huwag naman niya magbabaril tayo na tinalian na, nakakahiya naman niyang gano'n. Tsaka alam ko hindi niyo ginagawa yan. Ngayon sabi na nakatali ng tao, nakaluhod. No? Do not do that. He will destroy the image of the Filipino soldier. We do it with honor always. Pero yung sabi niya kaso that you maybe sabi na makakaso-kaso, forget it. I will defend you. Just do your duty. So, ngayong Christmas, baka may konti ako. Darating yan sa mga kampo-kampo siguro ninyo. Up to the level naman ng batalyon. Gusto ko pagbigyan kayo. We have enough savings. There's not enough for everybody, but a little for anybody sa Armed Forces of the Philippines. Again, may I greet you, Merry Christmas, and since there is no agawan lang ito ng influenza ngayon, vis-a-vis with the NPA, hayaan mo na lang. Yan ang gusto nila. At, baka gusto rin lang malaman na marami nagsusurrender na kasi nasanay na sa itong lalo sa fighting. And they like it also. So, I congratulate you for a job well done. Maraming salamat po. Magandang gabi. Thank you, Mr. President.